Alam nyo ba kung ano ore, mga kaibigan? Ore ay prutas, libreng prutas. Ang prutas na ore ay napakatamis, at sa sobrang tamis, ikaw ay mapapangiwi. So ore yung tinatawag na katmon. Ang tawag ko din sa prutas na ore ay prutas na may bolbol. Bakit kamo? Tingnan ninyo mamaya, at yan eh, may makikita kayong bolbol. So ore yung prutas na ika nga isabi ay sa Pilipinas lang meron, ano, wala na rin sa ibang mga bansa. Kahit kayo ay magala daw doon, wala dito lang sa Pilipinas meron ang gana rin prutas. Gana rin ang itsura ng katmon. Ang bulaklak ay gana rin puting puti, napakalinis, parang nilabhan sa tide. Tide baka naman. At saka hindi pa rin nabuka, pero pagka ari bumuka maganda. Ari yung saudi ni nag-aumpisa ang katmon, kapag ka gana rin bulaklak niya may buhok sa loob. Yung malarosarosang iyan. Oh my God! So ari hindi pa nabuka, kapag ka ari bumuka bukang buka. Makikita nyo ang kanyang kagandahan, gana rin. Digay pagkaganda, bukang buka. Ari yung bulaklak na makikita nyo sa 25 centavos ngayon, yung mga bagong 25 centavos, makikita nyo na may nakasulat katmon. Ayan yung bulaklak na nandoon. So ang dahon niya gana rin na medyo malalapad. Alam nyo gana iyan gamot din sa mata kapag ka namumula ang inyong mata, ano. Mamaya maghahanap tayo nung hindi pa nabuka, yun may laman tubig yung dahon na iyon. So makikita nyo, nako napakaraming laglag, hindi pinapansin. Hindi lang pinapansin din aring katmong are. Sa pagkakain kayo nyan, maghanda kayo ng asin. Dahil yan maasim. Maasim iyan, kaya yan hindi pinapansin. Mas maasim pa sa mukha ng kapitbahay mong nawala ng buking. Pero masarap yan, at yan ay kinakain ko nung kabataan ko pa. Kahit ngayon, mamaya ikakain ako niyan. Dahil bata pa rin naman ako. At gana rin nga, bakit may bulbol, di kayo may buhok. So kabilain iyan, ang ilalim at ang ibabaw niya, may kita kayong buhok. Aalisin nyo yan bago nyo kainin. Pwede rin namang hindi. Pwede nyo nung isama yan. Ngatain nyo na agad. Subalit mas mainam nga may dala kayong asim. Upang hindi nyo masyadong malasahan ang asim. So, ari ginagamit din namin gamot sa mga mata nung kami pataba-bata pa, ano. So, yung kapag ka makita kayo nung dahon niya na hindi po bumubuka, may lamang tubig, at iyon ang ipipislit mo sa iyong mata. Yung tubig na laman noon nakakagamot sa mga namumulang mata. Tara tayo maghahanap ng mayroong laman na gayon. So ayun, wala na tayong makita, kaya better luck next time. So biro ayun, yan, hindi yun mawawalan, meron niyang palagi. So aray mapapansin nyo nakabutog. So yun, may tumulo, nakita nyo ga? Yun yung ipapatak ninyo sa inyong mga namumulang mata. So naari pa ang isa, sumisirate. Diga, tingning maigi. So maliban sa tubig, may laman din siyang ganari. Dahon din ang loob niyan. Yan. So naari pa ang isa, tayo magpapasirate pa. Tingne. So ayun, sumisirate. Kita nyo ho ga? Pasensya na ho kayo at malabo ang aking camera. So ayun nga, kapag ka nga namumula ang inyong mata, pasiritan nyo lang yan, at makikita nyo kinabukasan wala na ang inyong mata. Wala na ang inyong matang mapula, balik normal na. So maliban sa sakit sa mata, gamot din yan sa mga yung nahihirapang medyo ika nga irregular ang tibok ng puso, ano. So magkakailangan kayo, o kaya magiinom kayo ng katas niyan, at babalik sa normal ang inyong tibok ng puso. Subalit kapag kayo ay in love, nakaway kahit ilang ganyan ang
inumin nyo, katasin ninyo at inumin nyo, eh hindi babalik sa normal ang tibok ng inyong puso? O ganun din naman kung kayo eh may mga sugat na hindi naghihilom diyan. Hala ay magdiktik lang kayo ng dahon niyan at yan eh nakakatulong upang mapabilis ang paghilom ng inyong mga sugat. At kung kayo naman eh may lagnat, oh, mainam din iyan ang pag-inom ng katas niyan eh mainam upang mapababa ang inyong mainit na temperatura. Ika nga eh, mga katulong iyan upang mapababa ang inyong lagnat. Oh, kumain lang kayo ng prutas na iyan o kaya naman eh katasin ninyo at inumin ninyo. Ganon din sa ubo, kung kayo eh inuubo, oh, magkatas din kayo niyan at inumin ninyo. At eto pa ang isa, kung kayo ay nahihirapang dumumi, ano? Kain lang kayo ng kain, subalit kayo ay nahihirapan dumumi. Pabalik-balik kayo sa inyong onidoro, subalit kahit anong pag-irinin nyo, nako eh, ika nga ay nahihiya. Nahihiyang lumabas ang mga gusto ninyong palabasin na sama ng loob, ano? Eh, maglagala ang kayo ng balat at dahon niyan at inumin ninyo, ano, yan ay makakatulong upang mapabilis ang inyong pagdumi. At kung sa pakiramdam nyo naman ay yumayaman na kayo, o bakit nagkakaroon na kayo ng landingan sa inyong ulo, ano, nalalagas na mga buhok mo at kumikinang ng iyong bunbunan, ay mainam na gamitin ang katmon, yung bunga niyan, yung prutas, ano, mainam iyang gamitin na panglagay sa inyong mga ulo. So, tutubo ng maayos ang buhok mo, alis pa ang balakubak mo at mga kuto. At dahil nga maasim iyan, iyan ay mainam na gawing pang-asim sa mga lutuing ulam. Kakaibang aroma sa ulam ang inyong malalasahan kapag kat mo ng inyong inilagay bilang pampaasim. At isa pa ay dahil nga iyan ay maasim, iyan ay ginagawa ring suka subalit may proseso. Subalit, alam nyo ba na kahit iyan ay maasim, iyan ay ginagawang matamis o ginagawa iyang jam upang pwedeng ipalaman sa mga tinapay. So, ilan lang ito sa mga benepisyong makukuha natin sa libreng prutas na katmon. So, ayon, shoutout muna tayo mga kaibigan. Shoutout sa iyo, Kuya Bert Bijo. Maaari nyo rin ho siyang bisitahin sa kanyang channel at siya eh nag-a-upload din ng iba't ibang mga videos. At sa ngayon, eh hanggang dito lang ho muna tayo. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panonood. Good luck, God bless, at ingat ho kayo palagi.